Nag-atas na ang Zamboanga City Government sa mga kinauukulang ahensya na maghanda sa posibleng paglaganap ng kokolisap na sumisira sa mga puno ng niyog at iba pang halaman sa syudad. Ito malita ni Dante Amel. Inatasan ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang lahat ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng City Agriculturist Office at Philippine Coconut Authority na magsagawa ng safety measure sa posibleng paglaganap ng mga pesting kokolisap sa syudad. Ito ay dahil sa apektado na ng peste ang katabing lungsod ng Isabela. Umaasa rin ang alkalde na kaagad na tutugunan ng dalawang ahensya ang kaniyang kahilingan. And we expect that they give us an immediate action so that it can be implemented. In line with this, I just communicated through the head of this particular cluster, si former Senator Francisco Kiko Pangilinan, and it is part of his mandate. Ayon pa sa alkalde, apektado ang supply ng niyog sa syudad dahil naka-quarantine ang mga niyog sa Isabela. Ang Isabela City ang isa sa mataas ang produksyon ng niyog sa Mindanao at pinagkukunan ng supply ng Zamboanga City. I think at this very moment it's really better to apply the necessary quarantine because you will be able to save our coconut industry in the long run. Samantala, ipinahayag ng Philippine Coconut Authority, wala pang punong niyog sa Zamboanga City na apektado ng kokolisap. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide.